So ayan, natanggal natin, ito na siya. So, yung ibang textured ng... Let's go guys, palitan ko na to. Hello, good morning guys, and welcome back to my channel. Ang ganda ngayon ng araw dahil kakalagpas lang ng bagyo. So, buti naman na tumimit sa mga dalawang araw na puro na lang ulan. So, ngayon ang gagawin, pupunta tayo sa Cubao at ihatid ko rin muna si Mrs. Nasa backride ko ngayon. Ang bala ko ngayon guys ay bibili ako ng brakes doon at papalitan yung ang brake shoe ng Honda Click natin dahil medyo malalim na siya. Ayan o, medyo malalim na kasi naka ilang adjust na ako nun, kaya samahan nyo ako guys at para mapalitan na natin yung brake shoe natin. So let's go. So yan pala siya guys, medyo nakasagad na ng gusto. Kikita naman natin yung spring niya ay medyo masyadong masquiz na. Kumbaga kung may bunga nga lang ito ay makapagsasalita na ito eh. So ito nga pala guys, ang nabili ko GBT. Doon ko nabili kay Pops. At kay Pops Dimuji. Demo GC ba yun? Oo. Pasensya na kayo, di ko na kuha na dahil di ko na malaya na globat na pala yung GoPro ko. So, ito nga, dito na tayo. Matatanggalin pala natin ay ang tambucho, ano, para ma-access natin ito. Pang ito rin ng swing arm, bubuksan natin yan. Tsaka dito, niluluwagan din dito yung sa may, ano niya, sa may mud guard niya para maiangat natin ito. At isa nga pala mga tips sa inyo guys at saka paalala din na kailan kung bago nyo gagawin ng na magpalit, talaga na siguraduhin na nag-cool down yung makina para iwas loss thread doon sa may ano ng tambucho sa pinakapuno. Specialize sa mga new Honda Click owners dyan. Kaya mga pups, lagi nyo natatandaan ng gano'n na kailangan mag-cool down siya kahit at least 1 hour or 2 hours. Pwede na natin baklasin. Usually naman kasi karamihan naman, alam naman natin na ang bakal kapag mainit ay nag-expand yun. So, mas better na palamigin natin. So, umpisan natin guys. Hali kayo.
So ayan na siya guys, napaklas ko na. Medyo mabilis maput-put pala to. Tumagal lang siya ng 3 months. Ang syadong nakasagad na kagad itong lever ko dito. At ito okay pa naman yung konting linis lang naman. So ngayon guys, tanggalin na natin ito. Papalitan na natin ng isa yung bago. Ngayon guys, buksan na natin ito, yung bagong brake shoe natin na binili. So ayan siya guys, medyo ibang textured ng ano niya, sa lining niya. So try natin ito guys. Guys, dito na tayo, i-share ko na sa inyo yung technique ba, kung paano siya ilagay yung spring dito. Kasi maraming mga baguhan sa atin, natulungan tayo. So ito pala guys ang pinaka-technique niya. Siyempre ganito siya, yung flat niya ay kailangan magkapareho sila. At saka yung may gatla, di ba? Lang maglagay nito ng spring ay simple lang, para ang iba kasi hirap na hirap sila maglagay. Ganito lang. Tsaka natin ipantay tsaka buka. Ganun lang kadali guys. Yeah, okay. So, ligay na natin. Lagyan ko lang pala guys ng konting grasa dito. Konting-konti lang, hindi nang marami. Ayan na siya guys, na ilagay ko na siya. Ganun lang siya guys, kadali. Pinahiran ko lang ng napakanipis lang. Kasi kapag sobrang dami nito guys, tutulo yan dito sa baba, iikot yan siya dito, kaya hindi siya masyadong kakapit yung brake. So yun lang siya guys, ganun lang siya kadali. Time na natin na ibalik yung brake. Guys, ang paglagay nito ay pagano'n. Huwag pagano'n ha. So, ganito siya, pagano'n. Later. So ayan na siya guys, tapos na natin, ikabit na natin. Naka freewheel na rin ang gulong niya. Dito naman na i-adjustin nyo lang, titimplay nyo lang kung ano sa inyo. Maya maya i-try natin, review natin kung okay ba siya. So try na natin na i-review ito kung maganda ba siya. Yung brake natin na itinalo. Na-adjust ko rin sa baba doon. Kung sinipisil lang ay okay, kumakapit siya. So try natin patakbuhin. At saka nga pala guys, yung brake shoe na to ay may ano din to, parang may brake in din siya. Pinapasetting din siya guys. Papasetting mo siya mga 2 to 3 days. Kung hindi na siya masyadong kumakapit ay adjustin natin sa likod. Kung sa tingin natin ay okay na siya, so yun na siya. Sana tumagal ito ang ano na to, yung binili nating GVT na brake shoe. So try natin guys. Siya nga pala guys, ang location natin ay nandito tayo sa ito, marka sa brake to. Diretso tayo sa ilalim. So pag diretso mo to ay river bank, Marikina po.
At saka maliban pala dyan ay shoutout pala sa mga Marikina riders dyan. Subscribe naman, baka naman. So, palagi nating tandaan guys, bago tayo umalis sa bahay ay magdasal at right tip palagi guys. So, let's go! Guys, yung first impression ko ay okay siya, maganda siya Makati. So sana magtagal ito at tamang tama at mag-ride kami sa kinabukasan, kaya antabangan nyo na rin guys yung susunod na video na yan. So hanggang dito lang siguro guys, and salamat sa panonood nyo, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay subscribe ka na guys para maging updated ka sa mga video ko na marating. So, kung ang video nito ay nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng impormasyon na napupulutan nyo, ay maraming salamat po. At hanggang sa muli, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat.